para simulan natin. So, introduce ko po muna ang ating speaker, na imbitahang speaker sa ngayong umaga. So, our resource speaker is a plant pathologist through and through, having graduated with 3 degrees, namely Bachelor of Science, Master of Science, and Doctor of Philosophy on Plant Pathology. So, all from the University of the Philippines, Los Baños. She has an extensive background on proposal preparation, implementation, and management of research projects related to plant diseases, related to plant disease resistance. She implements researches on plant pathology and related fields. She had an extensive training and experience on plant pathogen detection through nucleic acid, so yung PCR po na tinatawag, and antibody-based or ELISA techniques. She has led numerous researches or projects, so received prestigious professional and scientific awards, published books, technical and scientific journals that are international and nationally refereed. So among others, so she has participated in a lot of trainings, workshops, conferences, and conducted extension activities related to her researches. So presently, she is the director of the Institute of Plant Breeding of the University of the Philippines, Los Baños. So let us all welcome our speaker po ngayong umaga, si Dr. Fe de la Cueva. Good morning po, ma'am. Okay, magandang umaga po sa ating lahat, Sir Ian. Magandang umaga. And good morning, Ma'am Ellen. Thank you for inviting me to be a part of this webinar series. Maraming salamat po una-una sa DA Bar, sa ating Dr. Janelle Astoriano. Magandang umaga po. And to all our viewers, sa FB ba tayo? Apo. Sorry, yan. Ayun. So, nawa po ay samahan nyo kami hanggang sa matapos ito pong ating webinar. Kaya muli, maganda umaga. And allow me to share my screen. Ayan. Okay, sa umaga pong ito, I will be presenting a topic. Wait lang po. Entitled, Plant Health Management for Production and Dissemination of Quality Planting Materials. Again, ako po si Fe de la Cueva from the Institute of Plant Breeding. So, matagal-tagal na rin po ako dito sa institute. Anyway, so sabi po ng ISA, about 40% of the total world agricultural crop is destroyed yearly by diseases and pests, but it can be minimized if plant diseases are correctly diagnosed and identified early. So, yung pong mga halaman natin, marami po itong pinagdadaanan bago po natin ma-harvest. Kaya it's important na nadadiagnose po natin ng maaga through constant monitoring ng ating mga halaman. Okay, so why health plant management? Alangan naman, tao lang po ang ating i-manage, no? Yung health lang natin. Even po, yung ating source of food should be properly managed ang kanilang kalusugan. Bakit? Plant diseases reduce the quality of food and threaten food production. Alam nyo po naman na kapag ka ang isang fruit na bibili natin ay may sira, like kung may spot, example, mango, hindi na po natin to bibili, di ba? Or ilalagay natin sa isang tabi, and the seller will offer it at a much lower price. Kasi nga, may mga spots na. Ganun din po for vegetables. Pag nakita na ang mga dahon ay may mga tuldok-tuldok, hindi po natin binibili yun, lalo na po ang mga nanay. We don't want to serve our family with vegetables na hindi maganda ang itsura. So, these diseases reduce the quality of food at syempre yung kanyang price. And this is a threat to food production. Kapag sobrang choosy, dahil hindi nga natin gusto kung may sakit ang ating binibili, hindi na lang tayo bibili. So, minsan, ang option natin, mag-fast food na lang kasi pangit yung mga gulay sa market. So,
Ensuring disease-free quality planting materials is a key element in crop production. Importante po na yung binibili natin na mga seeds or even yung mga planting materials like mga saging na pantanim, hindi po kung saan-saan lang kinuha. See to it na ito po ay binili natin sa mga reliable sellers. So, dapat talagang quality yung starting materials natin para sure tayo na ang ating production ay maganda. And once nakatanim na, it's important that we monitor plant health. And then kung may makita tayong mga spots, we have to identify ano ba ito. At kung hindi po tayo marunong mag-identify, let's call a friend. Ang dami po tayong mga kaibigan na dyan po ang DA na always ready to help. So call a friend and picturean po natin, ipakita sa ating mga kaibigan, ano kaya ito? So I'm sure ready po laging tumulong yung ating mga friends, lalo na po dyan sa Department of Agriculture and even po dito sa UPLB. So it's important that we identify the causal organism. Kasi kapag alam natin na, ay naku, ano pala to, fungus. Ito pala ay bacteria, ito pala ay virus. So kapag alam natin na these are caused by microorganisms, we can help in reducing the disease spread. Hindi na natin hahayaan na yung buong area natin, yung buong halamanan ay mag-suffer dahil doon sa mga sakit na yon. And if we know that this is really caused by a pathogen or disease-causing organism, mas madaling mag-employ ng mga management strategies. Hindi lang po tayo aasa doon sa mga pupunta, ay, sprayan mo yan ng ganito, sprayan mo yan ng ito ang ini-spray ko sa halaman ko. And yet, ang ina-advise po pala ay tungkol sa pampatay ng insect. So, mali po yung i-apply natin na management strategy. So, kung alam natin kung ano talaga yung sanhi ng sakit ng ating halaman, alam natin kung paano i-control. If it is a fungus, hindi po tayo mag-i-spray ng for bacteria or hindi po tayo gagamit ng for insects. So, we can employ effective disease management strategies. So, essentially, tataas po yung ating ani. Di po ba? Ay nang gusto natin, ani at kita ang ating makuha sa ating halamanan. So, it's important na inaalagaan po natin talaga yung ating plant health. Not only po ang human nga, kapag ka, pinabayaan natin ang ating katawan, eventually magsusukom tayo sa infection. Okay, so ito po medyo nakita natin ang daming araw-araw. Ano po, ang ibig sabihin lang po nito, ito yung paraan namin kung paano kami nagkakaroon ng quality planting materials, yung mga pinuproduce po dito sa Institute of Plant Breeding. Okay, yung pong mga planting materials naman namin, hindi lahat ay pinroduce dito sa loob. Ano po, minsan nangungulekta yung aming mga researchers, pwedeng dito lang sa Pilipinas or nagre-request from abroad. At alam natin yung mga planting materials na yan ay carrier ng iba-ibang sakit or even insect pest. So, kami po ay plant pathologists. So, ginagawa namin, pagdating pa lang ng mga planting materials, whether local or introduced, we expose it or we test it against diseases using PCR. Alam nyo na po yung PCR, no? Or ELISA. So, kapag po ang halaman ay nag-positive doon sa mga specific na sakit, it's either i-discard na po yung seeds noon or kung meron pong way kami to clean up or dinisen yung mga halaman na ito or planting materials na to, we clean it up. Ano po? And kung negative naman, una gagamitin po ito na aming mga breeders dito po sa ating hybridization. Ang gagawin po ng mga breeders, sila po ay gagamitin parental materials or para po sa pagpapalahi ng halaman. We see to it na yung breeding ang magiging progeny or anak mas maganda kesa dati. So kaya continuous po yung aming work sa pagbibreed or pagpapalahi ng mga halaman. So doon po sa breeding,
Ini-evaluate po talaga yon. At sabi ko nga, kailangan yung katangian ng mga bag, katangian ng mga bagong halaman ay better kesa doon sa dati. Yung variety ngayon ng talong dapat mas maganda kesa doon sa dating variety. So, nag-undergo po yun ng series of evaluation and then saka po ipopropagate. But before po na ipropagate yun, ay tinitingnan po naman ng mga pathologists kung malinis or disease-free yung kanilang halaman before propagation. And once we see na malinis, ready na for propagation, ipaparamihin po ito and i-disseminate na po or i-distribute na sa ating mga stakeholders or end users. Kung hindi po naman pwede na diretso sa breeding, ang gagawin po, like yung banana, kung may mga bagong varieties ng banana, i-culture muna po yun, tissue culture. At kung hindi pa po gagamitin, i-conserve muna yon na sa germplasm natin, sa ating bangko. And then kung may mga mangangailangan, sakalang po sila irurot at pararamihin. So, i-disseminate po yon kung may need. And before dissemination, titest muna rin po yon kung virus-free or disease-free. So, ganun din po sa field gene banking. Pag sinabi pong field gene banking, pagdating ng halaman at malinis, diretso na po ito doon sa area kung saan nandoon yung pagpaparami. Dito po naman, we characterize and evaluate the different accessions. Titingnan kung pwede itong parental lang ito. Ito lang yung kanyang traits. So, ilagay natin sa ating gene bank muna siya, saka na ang kanyang paggamit. Or, pwede na itong i-utilize. So, kailangan paramihin na yung planting materials. At habang pinaparami nga po ang planting materials, ang ginagawa namin, minomonitor if they are really healthy or if they can produce quality planting materials. So, ayun po ang short protocol ng Institute of Plant Breeding kung paano magparami ng planting materials. We work collaboratively with other researchers to ensure that we produce quality planting materials. Ayan. So yung part po namin, lalo na sa aming mga pathologists, we employ precision diagnostics. Ano po? This will ensure the production and distribution of disease-free quality planting materials. By, una yun, we develop pathogen detection protocols. Kasi kailangan po talaga precise yung gagamitin pang detect. Kasi dito po nakasalalay yung ating control strategies na gagamitin. And we do diagnosis and indexing of various crops for important diseases before they are mass propagated and distributed sa mga stakeholders. And we work collaboratively with other institutions. We train them, we tell them how to maintain the quality of their planting materials. So, ito nga po yung napakagandang output ng Bayanihan 2 project na through DA and DA bar na ibinigay sa Institute of Plant Breeding. Na-harness po yung aming collaboration with our regional field offices and local government units in the distribution of quality planting materials. Ayan. Alam niyo po ba na before kami makapag-develop ng detection protocol, mahabang proseso po ito. We have to do sample collection, isolation, microscopic examination, and then itetest pa yung pathogen. Saka pa lang magde-develop ng detection technique. So, ayan. Ganito po yung ginagawa namin. Routinely, we visit the production areas of our researchers. And then, tinitingnan po namin kung meron bang mga sakit na bago or yung mga dating sakit na sobrang severe. So, during the visit, we collect samples. Talagang tinitingnan namin, is this a disease or not? I-analyze po yan. So, ganun din po dapat tayo na mga na nagpo-produce ng iba-ibang halaman. Always monitor your field. Ano po, kapag lagi niyong minumonitor,
alam nyo na may abnormality. And once you detect na may abnormality, mas madali po nating magawa ng paraan kung paano i-control yung mga abnormalities na sanhi ng mga mikrobyo or microorganisms. Okay, pagkatapos po namin makolect yung mga samples, dinadala na po ito sa lab. Ayan, dito po medyo tedious na, matrabaho na kasi kailangan talaga i-dissect namin. Ano bang meron dito? Ito ba ay fungus? Ito ba ay bacteria? Ito ba ay virus? So, mahabang proseso po bago ma-identify yung causal organism. We even check for the signs of the organism through microscopic examination. Kasi kailangan malaman namin talaga kung ito ba ay fungi, bacteria, or virus. Although yung pong viruses, hindi basta nakikita naman to sa microscope. Ayan. Kapag po na-purify na namin yung culture, ang ginagawa namin, ibinabalik namin sa host or kung saan namin nakita. I-inoculate namin and then titingnan kung the same ba yung symptom na ibinigay ng aming pure culture. Kung pareho dun sa original na infected plants ang aming symptom na na-produce, ibig sabihin, we were able to isolate the right organism. And after that, diretso na po tayo sa paggawa ng mga detection protocols. Okay, so ano po ba yung sinasabi kong mga detection protocols? Marami po ito. Una-una, yung pong tinatawag natin na nucleic acid-based detection. Ito po yung either DNA or RNA. This is very quick. Dati mahal ito, but now it's becoming inexpensive dahil marami na yung mga producers ng reagents. So kapag po nucleic acid-based on detection, kahit po konti lang yung bacterial cells na nasa planting materials, tapos meron kaming specific primers to detect the cells ng bacteria, na-amplify po yun, napaparami para ma-detect na siya. So akala natin the planting materials look healthy, pero kung i-DNA po natin, makikita na meron pala doong mga cells ng organism na nasa loob ng planting materials. And as we grow out those planting materials, dumadami din po itong mga mikrobyong ito. Until such time na malaki na sila, mag-e-express na po, magkokos na ito ng infection or meron na pong sintomas na magagamit. So kaya po kailangan talaga as early as planting materials pa lang, i-detect na natin yung presensya ng microorganisms or and other causal pathogens. Ayan. So yung pong nucleic acid-based detection, alam natin ito ngayon. Kasi may pandemic, di ba? Sasabihin lagi, I am required na mag-undergo ng RT-PCR para malaman kung ako ay may COVID or wala. Di po ba? Although wala naman akong symptom, wala naman akong nararamdaman. Ayun, so pinag-undergo. And yet, pag labas ng results, it's positive. Sabi natin, ano nangyari yun? Wala naman akong sintomas. Wala naman senyale sa aking katawan. So, ganun din po sa halaman. So, through PCR, pwede nating ma-detect yung tinatawag na mga latent infection. Yung mga mikrobyo na kakaunti pa ang kanilang population sa loob ng halaman. And yet, kapag po naging favorable yung condition, pwedeng mag-cause ng epidemic. Di po ba? Ganun din sa COVID ngayon. Kapag asymptomatic, tapos gala ng gala, kung saan-saan pumupunta, you are spreading the disease. Na po. So, ganun din po sa halaman. Ipinamimigay natin kung saan-saan, and yet, meron pala siyang dalang pathogen. So, essentially, tayo po yung vector or spreader nitong mga mga viruses or fungi or bacteria. Yon. Yun po yung PCR base. And then ngayon po, nakakarinig din kayo ng antigen test, di ba? Sa COVID-19. Ito po yung antibody-based detection. Sa amin po, sabi namin ELISA. So, this is the enzyme-linked immunosorbent assay. At marami po itong modification. Marami na pong iba-ibang forms ng ELISA. This is very rapid,
sensitive and accurate. Although may limit din po yung detection ito. Kasi kapag ka po mababa yung titer or population ng organism doon sa samples, hindi po agad siya na de-detect. Unlike sa PCR na kahit konti lang, using the right primer, madidetect po agad yung mga viruses, fungi, or bacteria. For ELISA, this is good for testing a large number of samples. And if there are results na medyo questionable, parang tingin nyo, ano ba to, positive or negative? So, uulitin po yun using PCR. So, kaya alam nyo na po ngayon, di ba? Magpapa-antigen test pala ako. So, if you are positive, ibig sabihin, aba, mataas na yung level or yung titer or population ng organism sa katawan mo or yung titer ng virus sa katawan kapag nag-positive. Kung negative, pwedeng talagang negative or hindi pa talaga na-express yung sintomas. Ganun po sa halaman, ha? Okay. So, ang typical example po natin sa pathogen detection ay ang banana. Banana po kasi ay asexually propagated. Pwede po itong corms, pwedeng suckers, or tissue culture. But banana is the host of a number of diseases. Meron po tayong virus diseases. Yung banana bangita virus, yung mosaic, iba-iba pa po nga yung mosaic. Tapos meron po tayong bacterial diseases, yung tinatawag na bugtok. Although, sana po hindi kumalat dito sa Luzon kasi hindi pa po widespread dito sa Luzon itong bugtok. May moko din po yung mga nag-wilt. And meron din po tayong mga fungal diseases sa banana. And very popular these days ay ang fusarium wilt ng ating Cavendish. So, meron po mga detection techniques para malaman kung yung mga planting materials ay meron itong mga sakit na ito. Ano po? So, at the Institute of Plant Breeding, we evaluate everything na papasok sa tissue culture for the presence of banana bangita virus at saka yung mosaic. So, yung fusarium, hindi po masyado namin ginagawa kasi hindi pa naman natin masyadong problema dito sa Luzon. And we are not allowed to bring any fusarium wilt infected banana from Mindanao to Luzon. Kaya hindi po namin masyadong ginagamit yung detection technique. Though we have fusarium wilt dito sa Visayas and Luzon, iba po yung causal organism. Ano po? So siguro sa ibang venue na lang natin i-discuss yun. Ayan po yung mga example. We do ELISA at ginagamit din po natin ang PCR to detect viruses and other pathogens of banana. Okay, even po sa ating mga fruits, meron din pong iba't ibang diseases. And usually, ang cause po nito ay fungi. Ano po? Fungal diseases. At alam niyo po ba na ano, kapag po mga nasa nursery, di ba yung distancing ng mga seedlings ay sobrang malapit. Dikit-dikit halos yung mga seedlings doon sa mga nursery natin. And that is very favorable for the development of diseases. So kapag po ganon, see to it na we identify ano yung mga disease. Kung may bacteria po ito, may fungi, lagi po nating bibisitahin at aalisin itong mga infected plants. Kasi kung merong isang infected, mas mabilis na po ang pagkilot, ang pagkalat ng mga sakit sa inyong nursery. So that's what we are doing here at the National Seed Foundation. Meron po kami mga pinaparaming seedlings. So we regularly monitor para makita namin kung may mga sakit yung seedlings. Kasi kung may sakit, hindi na lang po namin i-distribute. And kapag po may mga foliar diseases, ang bilis po ang mag-deteriorate ang ating halaman. Kasi nagkakos ng premature defoliation. Bata pa lang, nalalaglag na yung mga dahon. At dahil nga doon, sa paglaglag ng dahon, namamatay na eventually yung mga seedlings. So, importante po that we monitor our nursery. Ayan. So, here at the National Seed Foundation, we have lanzones, durian, rambutan, duhat, cashew, and other indigenous fruits. Ano po?
And most of these fruits are infected by different a number of plant pathogen, usually nga po fungi. And na po, paborito nila yung mga dahon ng mga batang halaman, yung mga bata at sariwang seedlings natin. Okay, so this just shows the type of organisms that we isolated from our fruit crop nursery. Ayan. So, nag-develop na rin po kami ng nucleic acid-based detection technique para po mas madali naming ma-identify kung ano talaga yung mga mikrobyo na yon. Kailangan po yon for disease management strategies. Ayan. Sa sweet potato naman po, alam natin that sweet potato is propagated through cuttings or it is asexually propagated. And kung ang source natin is already infected, isang halaman na infected, tapos kukunin natin ng ilang cuttings, we are multiplying the infected plants. Kaya po importante that we start from healthy quality planting materials. Ano po? So, yun ang ginagawa namin. We check for the presence of sweet potato viruses dun sa aming mga planting materials before they are mass propagated and disseminated. Ganon din po tayo sa ating mga taniman, siguraduhin po natin na kung magpaparami tayo ng ating mga planting materials, huwag po tayong kukuha doon sa mga infected para hindi po maapektuhan yung ating yield. Okay, ganon din po sa vegetables. Ayan, nakakita na po ba kayo ng cucumber na ganyan ang itsura? Pag po ganyan, di ba, hindi nyo nabibili niyan, lalo na ang mga nanay, mga mommies, hindi na po yan, ano, mamsies, di ba, hindi nyo na yung bibilhin kasi pangit ang quality and we will not serve that to our family. Ganon din po ang tomato leaf curl virus. Ayan po, kapag po may ganito ng infection, wala na kayong harvest. Kaya monitoring is the key para mas maganda ang inyong production. Hindi agad-agad ay detection. Makita nyo pa lang early symptom expression, tanggalin na. Huwag po tayong manghihinayang. Kumakita natin na nangungulot na yung isang halaman, alisin na po natin. Ayan. Ganun din po for other vegetable crops. Ayan yung ating ampalaya. And pag nakakita po kayo sa market na sobrang malinis, lalo na po during wet season, medyo matakot na po kayo kasi posible na ano na ang mahal-mahal ng ampalaya and yet napaka-flawless, ibig sabihin noon dalawa lang po, magandang kanyang disease management strategy or pinaliguan na po siya ng mga pesticido. So mas maganda talaga we follow what the DA is implementing, yung plant sa ating mga backyard para po gagamitin natin vegetables, mga iluluto natin ay pesticide free. Okay, ganun din po yung ating mga ampalaya, yung upo, yung patola, may mga sakit din po yan. And we have detection protocols para po doon sa mga sakit na iyon na caused by phytoplasma and other viruses. Ayun. Ang isa pong mahirap talagang i-manage ay itong bacterial wilt ng tomato at saka ng eggplant. Pero kung makikita nyo po agad, mamomonitor nyo yung inyong taniman ng maaga, makokontrol nyo po yung pagkalat ng bacterial wilt. Ang management strategy na lang po talaga nito ay i-prevent yung pagkalat nito. So kung hindi po kayo sure na siya ay bacteria, pwede nyo naman po siyang i-detect. Ito pong nandito sa picture, dito sa letter B, ito po yung tinatawag na ooze test. Ano po, pag nasa field kayo, kumuha lang kayo ng jar, tapos ikat nyo yung stem na malapit na dun sa root, tapos ihang nyo lang yung stem na tulad nito for siguro 10 minutes, hayaan nyo lang siya, or bago mag 10 minutes, obserbahan nyo na, and then you will see na merong parang gatas na lumalabas doon sa ating sa stem ng tomato or ng eggplant. At pagka po ganoon, sure na tayo na ito ay may bacteria. Mukha po siyang
milky substance na nandito sa humahalo dito sa ating tubig. So titigan nyo lang pong mabuti, makikita nyo po yon. Those are bacterial cells na lumalabas mula doon sa katawan ng tomato or ng eggplant. At pag inilagay nyo po sila sa culture, ganito po ang kanyang itsura. Ayan, bacteria po yan. So, kung madidetect po natin na mas maaga, makikita natin yun na mas maaga, ay mas madali po natin itong mamamanage. Okay, so calling all the plantitos and plantitas. Even po ang ating mga ornamental crops ay merong diseases, di po ba? Ang sabi ko again, monitor regularly na para bang baby natin yan. Di po ba? Pag may nakita tayo mga itong spots, try to remove. Tanggalin lang po natin, no? Pitasin lang yung pinagsisimulang dahon. Tapos, pwede po nating ibaon yung dahon na yan o ilagay sa plastic para hayaan natin siya doong mabulok. Ano po? Huwag nating hayaan na ma-develop pa or lumala pa yung sakit. Kasi sayang ang ating mga halaman, di po ba? Kaya lagi po nating imo-monitor yan. Monitoring is the key. We can help you identify the disease. We can help you implement management strategies. Pero kung medyo malala na, sayang ang mahal-mahal pa po naman ng ating ornamental plants. Yon. Okay. So in terms of ano naman po, yung mga industrial crops, meron po tayong monitoring ng mga introduced varieties of sugarcane in collaboration with the Bureau of Plant Industries and National Plant Quarantine Service Division. So yung pong mga imported na kanin ng sugarcane, tinitingnan po muna namin kung carrier sila ng diseases. So we have several pathogen detection techniques and that we could routinely do sa dito sa ano sa IPB para po ma-ensure na yung mga lalabas na varieties ng sugarcane or yung mga planting materials ng sugarcane ay disease free. Walang introduced ng mga sakit. Kasi we want to save our sugarcane. Kaya po, tumutulong po kami sa ating sugar industry na dumami yung planting materials na magagandang lahi, pero tinutulungan namin sila na huwag mag-introduce ng sakit. And yan. So we employ ELISA and PCR in detecting sugarcane diseases. Okay? So yan. Ito na po. Almost done with the presentation. I'm just showing you, ito po yung mga produce ng Institute of Plant Breeding. So, yan, vegetables. Meron po tayong magagandang seeds ng vegetables. And salamat na lang po sa DA dahil through the Bayanihan 2 projects, we're able to distribute quality seeds of vegetables sa ating mga regional field offices and local government units. Ayan, nag-start na po kami ng distribution last month. Okay, meron din po tayo mga ornamental varieties and these are named after women na nag-contribute ng mga malaki ang contribution sa science. So, di ba, they're so colorful and we want to maintain them free from any disease para kung i-distribute, hindi po kami nagkakalat ng sakit. Okay, so meron din po tayong banana varieties. Ito pong lakatan. We call this mapilak. And these banana varieties can resist banana bunchy top infection. Kasi po, nag-undergo to ng series of evaluation to be able to come up with these resistant varieties. So available din po ito sa Institute of Plant Breeding. Okay, so my take-home message, plant health monitoring reinforced with the techniques in plant disease diagnosis ay makakatulong po sa atin para ma-identify natin at ma-eradicate yung mga sakit or yung mga pathogens ng ating mga halaman.
And we should always implement appropriate management strategies to prevent the spread of these diseases. Huwag po nating hayaan na kumalat muna sila bago tayo mag-isip. Sabi niya, para din tong ano, yung mga sakit sa tao, maintain natin yung ating health para hindi po tayo bumigay sa infection. And we ensure the production of clean planting materials for mass propagation and distribution. So, ayun po. So, we have to understand the yung relasyon ng ating halaman at saka ng mga mikrobyo para alam natin kung paano sila i-control. Ano po, kung alam natin, oh, this disease will always occur during wet season. So, alam na natin, na i-prepare na natin na very strong ang ating halaman bago dumating ang wet season. Yan. So, ito po yung aming mga seeds mula sa IPB na i-distribute through the Bayanihan 2 Project. Okay, maraming salamat po. And God bless everyone. Lagi po tayong mag-ingat. Thank you. Magandang umaga po, Ma'am Fe. Ano po, maraming salamat po sa inyong diniscuss, i-share na kalaman para sa ngayong araw po na discussion. So, Ma'am, ano po? So, nagulantang kami. So, ang ganda po yung ng project. So, Ma'am, may mga tanong ano po. So kasi napaka-technical po kasi ng discussion eh. So, maliban po dun, Ma'am, sa mga techniques na i-share po nila na nagdaan sa lab, meron po bang mga way na po pamamaran ako, yung katulad ko na ako po, hindi ako maalam sa pag ganyan, ma-detect kung ano ba yung mga viruses or ang tawag dito, mga fungi na dumapo po sa halaman ko. Meron po ba yung visual inspection? Malalaman ko na ito pala yon. Meron ka kasing na-share po kanina na simple way yung binabad sa tubig. Baka meron pa pong ibang way para po makapag-detect ng mga pathogens po. Oo. Ayun. Sir, yan. Unang-una, kailangan natin munang malaman. Ano ba itsura kapag ang ating halaman ay normal? Ayan po, Ma. Dapat kilala kasi natin yung halaman. Oo. So, kapag medyo naiiba na yung itsura niya, dapat aware na tayo. Oops, there is an abnormality dito sa aking halaman. Ano kaya yon? So, unang-una, hanapin natin yung tinatawag na symptoms doon sa halaman. Iko-compare natin doon sa healthy. Tapos, oops, ito may ganito, nangungulot na siya. Bakit ganito? Tapos, oops, hindi na siya nagbubunga, hindi na siya namumulaklak. So, pagka ganun, chances are meron na siyang sakit. Ano po? But importante rin na kapag gaganon ay sabi ko nga, call a friend. Huwag agad-agad tayo na kikilos at para sa tao lang, nilagnat, binigyan agad natin ng antibiotic. Ano po? Lagi nating i-diagnose ng maayos. Yun nga, una-una, sintomas ang ating titingnan. Pero pagtingin din natin sa sintomas, dapat nating malaman, baka naman yun ay dahil sa insekto. At hahanapin natin, titingnan natin yung halaman. Tingnan natin, baka may insect naman. Kung wala sa araw, magbandang hapon, tingnan natin. Kung wala talaga, posible na meron siyang ibang sanhi. So, isa-isahin natin yun. Titingnan natin talaga yung itsura ng ating halaman. And it will help kung if you will take a picture, and then, yun nga, isend nyo sa DA, sa RCPC, or dito sa amin, sa IPB, or sa UPLB, para makatulong. Mahirap kasi mag-diagnose na hindi mo nakikita. Although, yung picture din, kung magpapadala kayo, dapat ay maganda. Yung talaga na-capture yung tunay na abnormality ng halaman. So, yun ayun po. Sir, yan. Yun lang ang kaya kong So, basically po, Ma'am, yun nga, nabanggit nyo kanina yung relation ng mga sakit na ito sa insekto. So, meron po bang kalakip na parang study po itong research po ninyo na ano yung maganda po kasi na maipakita po natin
para kung may IEC materials, ano-ano pa itong mga insekto na ito. Hindi ko narinig yung una mong statement. Ma'am, yun nga po, nabanggit nyo yung relation po ng insekto sa disease. Baka meron po ba tayo mga resources na pwede po nating ma-share sa mga viewers po natin kung ano-ano po kaya. Di ba yung monitoring, yung importance ng monitoring, nabanggit ninyo kanina. So pag nakita ko na itong insekto na ito, posibleng mag-cause ng ganitong sakit po ito. So ano yung mga kailangan kong gawin para matanggal po yung sakit? Yung ano po yung pag, yung unahin ko po muna yung pesting insekto muna, di po ba? Paano po, meron po ba ma'am na... Sir, yan medyo ano, medyo... Hello. Sir, yan, go ahead. Medyo choppy, hindi ko naintindihan yung statement. Ma'am Ellen, ako lang ba ang choppy? Ako ma'am, choppy. Ma'am, hindi naman po. Okay. Pakiulit na lang, sir. Sir Ryan. Ano po ma'am, meron po ba tayong mga list ng mga insekto na kailangan po nating i-monitor din po? Yan po yung tanong ko po. Kasi po... Naputol ulit. Ma'am Ellen, did you hear that? Ulit? Ano po... Ma'am, meron po ba tayong mga listahan po o mga materials na magpapakita kung ano po yung mga insekto na kailangan nating bantayan, ma'am, para po maiwasan yung pagkalat ng mga diseases po na ito? Okay. You mean yung mga IEC materials? Opo. Nagpo-produce po kami. Part po ito ng ating bayanihan to na project na dito sa mga projects dito sa UPLB. Mag-produce kami ng mga IEC materials na i-distribute po natin sa ating mga growers, sa mga local government units and regional field offices. So meron po, isasubmit na po ito siguro before the year ends kasi pinaparami na po namin ngayon. Yes po ma'am, pabilis din po. Kung kailangan po siguro. Sige ma'am, tuloy niyo po yung ano niyo po. Ayun, so yung distribution nito ay ipapaubaya namin siguro sa bar at saka doon sa aming mga collaborators sa different offices ng regional field offices ng DA. Sige po ma. Kaya pwede po kayong lumapit doon sa inyong mga regional field offices. Ito ma'am, mga idudugsong ko lang po yung mga ibang tanong. Ano po? So, mahaba naman po yung oras pa natin. So, ma'am, ito po may tanong. So, ano po kayang pwedeng insects and pest management strategies na pwedeng gawin ng mga small vegetable garden owners? Halimbawa, yung mga nagtatanim po sa paso na may paisa-isa, dalawang paso lang, ma'am. Pero yun nga po, minsan kasi kadalasan sila po yung biktima ng ganyan, hindi nila alam kung kung ano yung sakit na dumapo nga po dun sa halaman nila. Ano po, tataka na lang sila, biglang nalanta, dinidilig naman nila na maayos, binibigay nila ng tamang nutrisyon, mga ganyan po. Ayun, ang sabi ko nga, importante talaga yung lagi nating bibisitahin, imo-monitor yung ating mga halaman. Kasi dapat alam natin kung ano itsura nila kapag sila normal at saka abnormal kasi or may sakit. Dahil kapag nagsisimula yung sakit, doon pa lang kinokontrol na natin para hindi kakalat. So, importante monitoring. At kung may nakita na kayo, halimbawa, mga spots lang na nasa dahon, doon sa lower leaves, tanggalin nyo na yon kasi usually yung mga spots na yan nagsisimula sa matatandang dahon. Tanggalin nyo yon para hindi na dumami. And kung makita nyo naman na bakit nagbutas-butas, wala namang makitang insekto.
So ako po do sa aking maliit na garden, ang ginagawa ko early morning ako tumitingin para makita yung mga insekto. At tingnan po natin yung likod ng halaman, doon po nakatago yung insekto. Naku, lalo na po yung mga ano, yung mga alokasya natin and other yung mga magaganda nating halaman. Tingnan niyo po yung kanilang yung likod ng dahon, silipin niyo po at yung po mga larva or yung mga uod ay kamukha ng dahon. Ano po, hindi nyo mahalata kung hindi nyo siya tititigan. Kaya nga po ito parang nag-aalaga ng baby kapag kayo maghahalaman. Lagi nyo pong titingnan. Kasi kung bibisitahan nyo ngayon, babalikan nyo lang, after a month, ubus na po yon kung insekto yung nakadali. At kung iyon naman po ay dahil sa fungi, yung mga amag, lalong ubus na po yun. Makita nyo, ubus na yung dahon, nanlaglag na lahat. So, yun nga, sabi ko, talagang monitoring ang importante sa ating mga halaman. So, nasagot ka ba, Sir Yang? Apo, salamat po sa nasagot. So, maglakad-lakad po tayo na po. Healthy yun. Habang nagmo-monitor po tayo, na-exercise din tayo. So, ma'am, yes. Maliit po sa mga insekto. Posible din po, di ba, na isa sa mga panggalingan ng sakit, mga sakit po ay yung soil po, ano po. Meron po kayang way para ma-detect din natin na healthy yung lupa naman natin? Oo, dito sa UPLB merong ano, may soil test kit na available diyan sa dito sa College of Agriculture and Food Science. Kung mag-i-start pa lang po kayo na maghalaman, pwede nyo pong ipadala, ano po, at na makita kung, sabi nga, pwede ba ito sa ganitong klase ng halaman, i-assess po, or sabi ko nga, call a friend, tawagan nyo lang po yung mga taga DA, at ipa-assess muna yung area, yung ano, yung pagtatamnan nyo. Lalo na po kasi kung ang taniman nyo, or yung area nyo ay previously planted sa kamatis, or sa talong, ang taas po lagi ng bacteria. Ano po, di ba? Sabi ko nga kanina, yung bacterial wilt, nasa ano po yan? Nasa lupa. Kaya kung ang halamanan nyo ay dating ang tanim ay kamatis or talong, sa susunod na season, ibahin nyo naman para ma-break yung cycle ng bacteria. At huwag po kayong magtatanim nung magkakamag-anak. Ano po, yung talong, yung kamatis, magkakamag-anak po yan. If possible, palitan niyo naman ng ano ng corn para gumanda yung ano yung lupa or ng munggo kasi hindi naman ang munggo nakakaganda po ng ating ano soil. So yun, tingnan niyo po lagi yung history ng inyong mga itinanim doon sa area niyo para alam niyo kung meron ng tinatawag na soil borne diseases or pathogens. Ganon din po kung may sagingan kayo tapos nakita nyo na nag-wilt lalo na po itong ating latundan at saka itong ano pa yung isa nating tinlagkitan. Susceptible po ito sa tinatawag na fusarium wilt, yung race 1. Hindi po ito yung race 4 na nasa Davao. Ito pong latundan natin very susceptible. So lagi nyo pong titingnan kapag naninilaw na, ibig sabihin yung soil nyo may problema na. Ayun. So ayan po, no? Narinig po ninyo. So hindi, parang chismis lang po yung sakit. Hindi lang po sa hangin kumakalat yan, pati po sa lupa. Ma'am, tanong ma'am, kung ako po, di uso na po yung mga nurseries, di ba po, na pwede nating pagbilhan ng mga pananim. So ako, kung balak mamili, paano ko po kaya masisigurado na healthy? Sis-free po yung halaman na bibilhin ko. Ano po kayong mga tips na pwede nating ma-share po para sa atin? Okay. Sir, yan alam mo, ang BPI ay nag-accredit ng mga ano nurseries. Ano? And during accreditation, tinitingnan talaga kung yung area ay malinis or libre sa mga sakit at mga insekto, mga pests. So, mas maganda po talaga kung kayo ay bibili ng halaman doon sa mga mapagkakatiwalaang nurseries. Hindi yung humingi lang kayo sa kapitbahay tapos
nakita nyo after a while ay infected na yung inyong halaman kasi kapag gano'n, nagaling lang kay kumpare na hindi naman niya alam, lalo na po ang saging, di ba? Ang ginagawa natin pag nakakita sa kapitbahay, ay, ang ganda ng saging na yan, pahingi naman ng suwi. Alam niyo po, yung ano, yung suwi ay nagdadala yun ng sakit. So, kung gusto niyo talaga mag-start ng magandang halamanan, pumunta kayo doon sa mga mapagkakatiwalaang ano, nagbebenta ng halaman. Hindi basta-basta manghihingi lang. Siyempre, kailangan ng konting investment. So, yon. And kapag punta nyo doon sa mga ganong nurseries, titingnan nyo na, hindi yung basta na lang kayo kukuha. Silipin nyo muna, baka naman carrier na sila ng iba't ibang sakit. Di po ba? Lalo nitong panahon ng ano nga yung quarantine period natin, yung mga plantitos, mga plantitas, talaga nagkalat po dito sa amin sa Los Baños. Ano, na mga sasakyan na bumibili. And basta nakakita sila na maganda, kuha agad. Without really examining kung ano yung ano yung talaga dapat ng itsura nito. Akala nila ay variegated lang yung halaman, yung pala may virus. So tingnan po natin mabuti, no? Kasi maganda yung variegated na halaman pero baka naman dahil may infection. Example po nito yung ano, yung ating peace lily. Ganda-ganda po sila doon sa may variegation pero yun po ay dahil sa virus. Kaya titingnan niyo po mabuti yung mga bibili niyong halaman. Ayun, sir, yan ha. Pag bumili ka ng halaman, see to it na normal. Yun po, no? So maraming salamat po doon sa mga tips. So tandaan po ninyo yung mga sinabi po ni ma'am. Ano po? So para maiwasan po natin din na makabili ng may sakit na halaman and then makatulong din tayo na hindi maikalat itong mga sakit po na ito. So ma'am, additional huling tanong po siguro to o dalawa pa. Ano po, paano po kaya na kunwari ako po may isang malaking nursery, paano ko po kaya ma-avail? Meron po bang service na ino-offer po ang IPB para po sa matulungan po kami o matulungan po kung sino po yung interesado na magpa-analyze, humingi ng tulong para magpa-detect po ng mga nito pong mga nabanggit po ninyo ng mga diseases. Opo. Mm-mm. Ayun. Sir, yan kasi nga kami ay mga public servants. So talagang nandoon yung mandate ng institute na tumulong sa ating mga stakeholders, yung ating mga growers, farmers. So kung meron pong gano'n na gusto magpa-analyze ng kanilang pantanim, lalo na po kung magti-tissue culture, ano, pwede po kaming tumanggap na inyong samples kung konti lang po, pwede naman po itong gratis. Pero kung medyo marami-rami na, nag-charge na po kami kasi napakamahal naman po talaga ng ginagamit ng mga chemicals para makadetect ng sakit ng halaman. So, contact nyo lang po kami kung kaya po namin at pwede po namin tanggapin yung mga analysis or detection ng inyong yung indexing ng inyong halaman. So, may konti lang pong charge kung medyo marami na yung samples na yung dadalhin. Ma'am, meron po ba yung Facebook or email na pwede po pagsendan po ng queries kung sakaling may additional po ng mga tanong or yung request nga po na pagpapa-analyze po? Saan po kaya, sino po kaya ang pwedeng malapitan? Meron po ba kayong page? Apo. Sir, meron po ang Institute of Plant Breeding through the College of Agriculture and Food Science na Facebook page. So, very active naman po yun. Kung may mga queries kayo, ay magtanong. And you can always send us email dun po sa Institute of Plant Breeding at up.edu.ph or sa akin po mismo, pwede po yung inyong mga inquiries i-address. Ang akin pong email ad ay fmdelacueva@up.edu.ph. So, sasagutin po namin kayo basta meron po kayong mga gustong malaman. Kung sige kaya po din lang namin na, sir, yan. Apo, sige po. Or
Transfer namin kayo do sa ibang experts para ayun ma-address po yung mga concerns. Maganda po yun, ma'am, ano po, para ma-address po din ng tama yung mga katanungan. Ma'am, huling hirit na po, pwede po ba namin ipaalam sa inyo na kung pwede namin i-share yung presentation po ninyo ngayong umaga para po sa mga umattend or sa mga gusto pong mag-request ng copy? Pwede naman, sir. Basta i-PDF nyo lang kasi yung iba po nitong pictures ay hindi pa po, ano, hindi pa po na ipapublish. Sige po, ma'am. Noted po. Okay lang po naman. So, maraming salamat po. So, ayan. So, dito po nagtatapos po yung ating diskusyon. So, maraming salamat po, ma'am, sa pag-share po ninyo ng mga tips na knowledge tungkol po sa pag-detect or even sa pag-bilin ng mga quality planting materials. So, yun po. Maraming salamat. So, bago po tayo magtapos, meron po kami hinandang certificate na padadala na lang po namin, pero sa ngayon po, so i-award po namin sa inyo online. So, ito po. So, the Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research, so awards this certificate of appreciation, ma'am, to Dr. Fe M. De La Cueva for her invaluable knowledge and skill shared during the online seminar titled Plant Health Management for Quality Planting Materials, so held on 28 October 2021 via DABAR's official Facebook page. So given this 28th day of October, so signed by our director, Dr. Janelle B. Soriano. So maraming salamat po, ma'am. So mula po sa management ng DABAR, so maraming salamat po. So ayan po. Thank you, sir. So bago po magtapos, so konting announcement lang po tayo. So muli, nagpapasalamat po muna kami sa lahat po ng dumalo. And ito po, yung para po sa mga hindi po nasimulan yung discussion, so pwede po ninyo itong balikan or pwede nyo rin pong mapanood sa aming YouTube channel. Ano po, i-search nyo lang po sa YouTube, Bureau of Agricultural Research or kaya naman yung DABAR official, para po sa mga seminars po na itinampok din natin ng mga past months. So, nandun po lahat. And pwede nyo rin, para po sa mga inquiries sa topics po na ito, pwede nyo pong i-like and i-follow po ang aming Facebook page. So, Bureau of Agricultural Research or TABAR official po. So, para po sa mga magtatanong kung meron po itong certificate, so inaano lang po namin na magsagot po nung feedback form na i-share po namin after po nitong presentation para po mapadalhan po kayo ng certificate. Pero hindi po sa ngayon pa dahil kasalukuyan pong may pagpapalit po ng management, so asikasuin po muna namin yung sa signature po, ano po, para sa certificate. So ayan po, dito po nagtatapos ang ating seminar para ngayong umaga. So maraming salamat po sa lahat ng dumalo and maraming salamat po, Ma'am Fe, sa pag-share po ninyo ng knowledge. So muli po, maraming salamat po.
Sige po, sir. So maraming salamat po muli, sir, no, mula po sa aming ahensya. So maraming salamat.